Kamusta mga tol? Ang dami nagtatanong sa akin eh. Bakit daw hindi na-drop itong si Panungkit? O siya, ito na nga. Try na natin yan. Pero bago yan, atsyara muna tayo. Focus lang sa goal. Yahoo! Una mga tol, no? Sinabi ko naman sa inyo dati pa eh. Maliit talaga ang chance na ma-drop itong si Panungkit eh. Kasi napakarami talagang dahilan. Sabi ko pa nga dati, di ba? 20% chance lang eh. Ayaw nyo lang maniwala sa akin eh. Sinasabi nyo pa sa akin, talangka, talangka ka. Support dapat si Kai. Kababayan natin yan eh. Eh mga bulag kasi o kaya nagbubulag-bulagan kasi kayo sa katotohanan eh. Yung mock drafts kasi mga tol, no? Tingnan nyo, oh, medyo malayo talaga siya dyan eh. Eto uli yung mock draft para sa mga sentro, ha? O yan, tingnan nyo, ha? O baka sabihin nyo naman dyan, pang 11 na si Kai Soto, mali ka, pang 11 na siya eh. Iba-iba po kasi ang mga mock draft, ano? Maraming nagmamock draft dyan at dyan sa mock draft na yan, pang 14 siya dyan eh. At kung titingnan dyan mga tol, no? Sa listahan na yan, yung mga sentro, hanggang pang 8, no? Si Mia Khalifa, oh, na-drop yan, ha? Tapos yung pang 13, si Sosa, na-drop din. So mga siyam o sampung sentro yung na-drop dito, ha? At kung papasin nyo rin niya mga tol, no? Lima sa kanila, second round na draft. Halos ganyan din last year eh. Kung makikita nyo dyan, ito yung last year, oh. Tapos halos nasa dulo na yung mga sentro din na draft, no? Si Quenta pataas halos eh, oh. Yan mga tol, yan yung unang-unang dahilan eh. Sa NBA kasi ngayon, no? Tulad nung nakita nyo ng finals, di ba? Yung mga sentro kasi, inaatake kasi yung kadalasan eh. So yung ibang sentro may kabagalan na hindi makasabay sa mga gwardiya, ang kadalasan depensa niyan ginagawa nila drop coverage, di ba? Kagaya ng ginawa ng Celtics kay Williams, di ba? At nakita nyo rin naman siguro kung paano inatake ng Warriors palagi yung drop defense si Williams, di ba? Kahit nga yung Mavericks kalaban, just, di ba? Anong ginawa nila kay Capre? Inatake nila si Capre, one-on-one, hindi makasabay si Capre eh. So yung mga sentro ngayon, no, kung tutuusin, liability kasi sila sa depensa kasi kadalasang opensa sa NBA ngayon, puro sa labas galing eh, kinukuha yung mismatch eh. At hindi makasabay yung mga sentro sa bilis ng mga gwardiya. So nung si Panungkit, nung naglalaro pa siya sa NBL, ang ginagawa nilang depensa, drop coverage din eh. Isang sign yan mga tol na hindi kayang sumabay ni Panungkit sa mga gwardiya eh. Kaya drop coverage din yung ginagawa nila, ha? O baka sabihin nyo naman dyan, kasi yan yung inuutos ng coach ng depensa eh, kaya ganyan ginagawa. Eh kaya naman depensa ni Panungkit yung mga gwardiya na yan eh. Yan ang problema mga tol, no? Kasi masyado kayo nagpapahype sa mga pahype na vloggers na yan eh. Kaya tara mga idol, pag-usapan na natin yung mga fake news na yan. Ay wait lang, seryoso muna tayo ha. Yung mga coaches kasi mga tol, no? Pinipili na yung depensa ang gagawin nila based sa kapasidad ng kanilang mga player. At yung drop defense yung pinagawa nila kay Panungkit kasi yun yung tingin nilang kapasidad ni Panungkit eh. Kung yung tingin ng coach mga tol, no, mas mabilis si Panungkit at kaya niyang dumipensa sa mga guards, sinasabi ko sa inyo mga tol ha, switch defense ang papagawa talaga niyan, automatic na yun eh. So dyan pa lang, pag nakita ng scout na ay, drop defense palagi ginagawa nito, gets na kagad niya yun eh. Ako kasi raulo ko, nagets ko kagad eh, yung scout pa kaya matatalino yung mga yun eh. Pangalawa, no, may mga nagsasabing iba dyan, limited minutes kasi yung binibigay kay Panungkit ng coach ng NBL, ayaw pasok eh, kaya hindi makapagpasikat si Panungkit eh. Kayo mga nagsasabi ng ganyan, no? Kayo yung mga never pa nakaranas mag-coach kahit saan liga eh. Pag-coach ka kasi, iikot mo yung tao mo based sa tingin mong best way kung saan kayo mananalo, di ba? Limited minutes yung binibigay kay Panungkit kasi yan yung tingin ng coach nila na pwede niyang ibigay na minuto kay Panungkit. Isa lang yan mga tol eh. Ganito lang yan kasimple ha. Kung magaling ka, ibababad ka. Kung hindi ka kagalingan, syempre hindi ka masyadong gagamitin, di ba? Simple logic lang yan eh. Unless na siguro kung tatay mo yung manager o kaya coach, no eh, di ba? Babad ka palagi, di ba? Norman Black. Pangatlo mga tol, no? Meron din mga nagsasabi dyan eh. Naku, Asian kasi yan eh, kaya hindi yan kinuha. Diyos ko naman, mahiya naman kayo sa sinasabi nyo. Sa 58 na na-drop, 37 doon, Kano, 21, International. At kung titingnan nyo mga tol ha, si Giannis Antetokounmpo, si Joker, si Embiid, si Gobert, si Valanciunas, Nurkic, Busevic, Kapelang Walang Gatas, DeAndre Ayton. Kita nyo ba yan? Yan ang mga top big man ngayon sa NBA, puro international player karamihan. So walang racism dito mga tol, it's all about skills talaga eh. Meron pa kayong sinasabi dati, sigurado ko kukunin si Panungkit kasi maganda yan sa market eh. O ano kayo ngayon? Ano? Asan kayo? Kinuha ba dahil sa market? Anong market ba kasi yung pinagsasabi nyo? Eh karamihan sa inyo nanonood sa libreng piratang livestream sa Facebook. Asan ang market? Walang ganyan, walang market. It's all about skills eh. Walang racism sa NBA. Kung magaling ka, kuha ka. Ganun lang kasimple yun eh. Walang market dyan sa NBA. Dito sa atin, sa may BGC, mayroong market doon. Pang-apat, no? May mga nagsasabi din dyan eh. Nakaw! Wala kasing backer si Panungkit eh. Dapat mayroong backer ka sa ganyan para makuha ka. Again, mahiya naman kayo pinagsasabihin nyo, no? Anak nga ni parang Shaq, hindi nakuha. Anak ni tropang Ron Harper, hindi nakuha. Anak ni parang Scottie Pippen, hindi nakuha. So anong backer pinagsasabihin nyo dyan? Walang backer dyan. It's all about skills. Panglima, sinabi ko na rin dati pa, di ba? Maliit yung chance niya kasi medyo hilaw pa nga eh.
Kung nanood kayo ng mga dati kong breakdown kay Panungkit, mahina pa yung upper body, kinakalabaw siya palagi si Lalen, di ba? Mahina, bumax out, wala siyang specialty. Hindi mo masasabing, ay magaling na defensive player to. O kaya, hindi mo rin masasabing, ay magaling na offensive player to. Walang specialty mga tol eh. Tapos syempre, yung ibang center sa draft, mas mabibilis kaysa sa kanya. Tapos yung tinatawag nating switchability niya, hindi siya pwede mag-switch na mabibilis eh, kasi nga may iwan siya eh, no? So ano ngayon na may aambag niya sa isang NBA team? Kung yan yung titingnan nyo mga tol, no? Ang ibig sabihin niyan, project player pa itong si Panungkit. Meron tong potential, pero he probably needs 3 to 5 years to grow, di ba? Pag ganyan ha, konti lang kasi yung mga NBA teams na nag-i-invest sa ganyan. Kasi bakit ka mag-i-invest sa ganyan samantalang marami ka namang ibang pwedeng kunin na meron na kagad may aambag, di ba? Pang-anim, sino ba nag-champion? Warriors. Ano ginagawa nila? Small ball. Kalaban Celtics, merong malalaking players pero natalo pa rin na small ball, oh. Isang sign ito sa mga NBA teams mga tol eh. Ang pinakamagandang design talaga yun sa NBA, yung mga switchable at mabibilis na players. Yung mga players na pwede magbantay mula point guard hanggang 4. Yung mga players na may abilidad umatake sa mas malalaking players kasi mas mabilis sila eh. Kaya kung papansin nyo mga tol, no, ang na-drop na shooting guard at small forward sa nakaraang drop, 33 out of 58. Sobrang dami, no? Lagpas kalahati na drop na shooting guard at small forward eh. Kaya dyan pa lang eh, mas lumiit talaga yung chance si Panungkit dyan pa lang eh. Isipin nyo itong mabuti mga tol ha. Eto o, si Kenneth Lofton Jr. Isa sa mga bumuhat sa under 19 ng Team USA ha. Team USA. Highest score ng Team USA, 13.1 points per game. Mas mataas pa yan kaysa kay Palitong Holmgren eh. At una rin siya sa field goal percentage, 64%. Sobrang taas, isipin nyo yan o. Tingin ko nga yan, dapat yung MVP, hindi si Holmgren eh. Isipin nyo ha, hindi yan na-drop. Bakit kanyo? Simpleng explanation ulit eh. Switchability nga kasi. Nangangalabaw yun sa ilalim, pero ang tama nito, ang bahagal nito eh. So paano ito ngayon didepensa kapag nagkaroon ng switch, paano? Cannot be baro one, ma'am. At panghuli mga tol, no? Yung nakita ko dati na kinumpir kay Panungkit, si Rick Smith ng Pacers. Isipin nyo itong mabuti ha, isipin nyo mabuti. Kung si Rick Smith ng Pacers dati, kunwari lang, no? 20 years old na Rick Smith ng Pacers at padrop ngayon, no? Kunwari lang naman. Ano sa tingin nyo? Matadrop ba yan? Parang hindi rin, di ba? Yung mga na-drop na sentro kasi ngayon, mga ego yung mabibilis. Kung dati-rati, mga 90s, malamang madrop si Panungkit, baka first round pa kaya na-drop eh. Pero ngayon kasi, iba na talaga yung mga sentro. Lahat mabibilis. Lahat mayroong tira sa labas. So anong advantage kini Panungkit sa kanila? Meron ba? Eh, small ball ang laruan, pabilisan eh. So ayun no, supply and demand mga tol, supply and demand, puro kasi QML eh. Ang demand ngayon, shooting guard at small forward. Kahit sabi yung pang mas mababa ang skill at potential niyang ibang shooting guard at small forward kaysa kay Panungkit, yan ang demand ngayon eh. Yan ang bagay sa style ng laro ngayon. Yung supply ng good centers, nandyan. Pero kahit gawin mo 100 sentro yung nagpa-drop at panlabing apat si Panungkit, hindi pa rin madadrop yan eh. Kasi ang idadrop nila ngayon, shooting guard at small forward, kasi yun yung swak sa style ng laro ngayon eh. O ano, gets nyo na ba? Pag hindi pa rin, mag-unfollow na ha. O ito tissue, tahan na, kahapon ka pa umiiyak eh. Once again! De, joke lang, joke lang. O yun ang panghimagas, mag-like kayo, mga hater ni Once Again.